guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayon yung araw po ay nandito po ako sa hardware kasi mamimili po ako ng materials po na para sa CR. Ito pong malaki. 1-2. Tapos, ano pa nga ba yung tire wire? 4 na kilo. Ano pa nga ba yung Ito. Yun, PVC. Tapos ito, oh. Itong tababo. Isang lababo. Yung malaki na. Papagawa po na po. Ipapagawa na po yung CR at saka po lababo. Kaya bibili po kami ng ano ay bowl at saka iba pang gamit. Nakapagpa-deliver naman na po ako ng hollow blocks doon at saka buhangin, mga steel bar, yung mga bakal. Tapos yan, bibili pa rin po pala ako ng plywood para po sa taas. Yung pong division ng bahay na ginagawang kwarto. Ayun guys, ito pala may pinto ng CR. Ayun. Ayun siya, pinto ng CR. Ayun, bumili rin po pala ako ng varnish. Karagdagan pong pang-varnish po doon sa pinto at saka sa hagdan. Tapos ito po yung pampakintab. At ito po, idinagdag ko rin naman po yung pantali po sa katig ng bangka po namin. Kasi ilalagay po yung katig ay wala pong pantali. Guys, yung aking mga binili, may plywood saka po yero. Di ko po alam kung kasya po yung yero na yan. Saka nagbili po akong yero na plastic para maliwanag po sa loob na yung CR. Ayan guys, maulan po ngayon dito sa amin. At nandito na po kami kay Playboy. Ayan guys, yung aming mga binili. Tapos ito po yung bowl. Mga varnish po ito.
Yan, ito po guys, yung hollow blocks. Saka po nandun po yung ibang buhangin. Kaso ay hindi pa po lahat na i-deliver yung mga hollow blocks. Saka po buhangin. Ha? Oo. Yan na lang. At saka guys, na ito po yung simento na pinadeliver ko po. Nakagamit na po yung carpintero dyan. Nabawasan na po yung simento. Kasi nagagawa na po sila ng lababo. Ayun guys, at maulan. Ayan guys, sinakot muna po namin yung mga materials dito sa kubo po ni Playboy. Ayan guys, yung bowl. Tapos, yero. Tapos yung mga plywood. Saka ito. Pero dadalhin na rin po ito dun. At gagamitin na po ito ay ito naman po yung mga varnish. Dadalhin na rin yan dun. Yung plywood. Di pa. Magdala sila doon. Saka guys, ito po yung bakal na binili ko po. Panibago. Ay, nagkuha na yata po yung carpintero. Kasi kakaunti na ay. Saka yung mga plywood, dadalhin na rin yan doon. Yan guys, sinilong po muna namin at mababasa yung plywood. Yan o, naka-plastic. Yan, sige, dalhin mo na yan. Pati itong ano, dalhin ko na. Kasi guys, kakabitan na rin naman po ng bintana, kaya isarado, kahit po nakasarado, wala na pong papasok sa loob kasi lahat ay sarado naman. Ayan guys, at nagagawa na po sila ng lababo. At ito na po yung magiging pinto ng CR. At nakapag-hukay rin naman na po sila kaso ay matubig. Kasi nagpara-uulan. Pero talaga po matubig dyan kasi sa iba, katulad po dito.
Nagtutubig po talaga kapag naguhukay sa lupa. Ito, tatabingan mo pa ito? Yan, ng hollow blocks. Bako natin yung hollow pre. Bako natin yung hollow. Ito ba niya? Oo. Ako ayan guys, yan po yung magkakabit ng sliding. Gahakot na rin po ng pangkabit po dito sa bintana. Parang salamin. Alin? Mga tire wire. Tire wire? Oo. Sabi mo, kapatakin yung Thank you.
pala pag nilalak. Ito sabi ni Kuya. Ayan o. Iwan. Ito yung tama pala dito. Hindi po pumasok yung isang karpintero kahit masakit daw po ang ulo, masama po ang pakiramdam, kaya dalawang karpintero lang po yung nagpasok po dito sa pagagawa. Ayan guys, tapos na pong mailagay po yung bintana na sliding. Ayan, kita po sa labas oh. Pero dito sa loob, hindi po dito kita. Ayan. Tapos, ito. Bintanang maliit. Ito po ay free na lang po ito. Kumbaga po ay discount. Yung bintana na maliit. Kasi ang binayaran ko po ay 4 na bintana dito sa taas at 3 sa baba. Ayan, wag na muna daw po bubuksan, sabi nung nagkabit. Kasi may mga nilagay po sila ditong padikit. Silicone. And guys, parang hindi na po kakasya yung tatlong kwarto. Kasi dyan po isang kwarto. Tapos, dun isa. Dito naman po maliit na. Parang lalagyan na lang ng harang dito. Para may design siya. Kasi guys, ito po ay CR. Kaya nga po may bintana po dyan maliit. Kasi lalagyan daw po dyan CR. Ayan guys, kasi kung kasya po sana ang 4 na kwarto dito kung wala pong hagdan, kasi magiging kwarto din yan, tapos doon naman kwarto, kaso nga lang hindi kasya talagang dalawang kwarto lang, kasi CR po din ay dito dalawang kwarto. Kapag pinagdalawa ko naman po ito, ito halimbawa yan, pinagdalawa kong kwarto. Parang maliit na siya. Maliit na pareho. Ilan nga ang sukat nitong bahay? May mga nagtatanong ay ilan daw ang sukat. Ilan nga? Hindi. Bahay, bait eh. Bait yung... Yes, 4.20. Ha? 4.20. Yes, 4.20. Okay, sorry. Hindi. Huwag na sa lang hindi. Hindi kita dito? Nalaki kita. Hindi po. Dito sa baba, hindi... Ayan guys, at dahil gabi na naman po si Rudel po ay lalaot at naantay na nga po ng kanyang mga kasamahan, kaya po
Nagagayak na po si Rudel. At nagtawag na po yung kanilang mga kasama. At talaot na nga po. Kahit po maulan, maghapon po nagparaulan po ngayon. Pero kalma naman po yung dagat, kaya lalaot po sila. And guys, at nakapagayak na po si Rudel ng kanyang dadalahin na pandagat. Ano na po, alas 7 na po ng gabi. And guys, at dahil gabi na naman, ano dagay, tapos na kayo mag-exam? Kanina? Tapos na? Bukas may pasok pa kayo? May pasok pa kayo bukas? Maga na lang. Hapon, wala na. Barya. Walang barya. And guys, ang hirap po ng barya. Nagkakaubusan po ng barya eh. Ang haba na ng buhok ni Dagay, oh. Putulan natin yung buhok mo. Ha? Ayaw mo? Papabahin mo hanggang saan? Hanggang likod. Ay, pag pinahaba mo yung maigi, marami kang puto na nun. Dapat ay huwag mahabang-mahaba. Mahirap na suklayin. Pag mahabang-mahaba. Tingnan mo, tumalikod ka hanggang ano mo na yan. Oo. Abot na nga sa likod. Hindi ka naman nagpupuyod. Bihira. Pag hindi puyuran, hindi mapuyod. And guys, ito lang po ang update ngayong araw. Tungkol po dun sa bahay po na ginagawa. Kasi po guys, may nagbigay po uli na pang CR po at saka pang lababo. Kaya muli pong naumpisahan po yung anong paggawa ng lababo at CR. Ayan, maraming salamat po kay Ate from Texas. Sa ibibigay niyo pong pang ano po, pang gastos po doon sa lababo at sa CR. At magkakaroon po ng CR po yung bahay na po yun at saka lababo. Yan, nabili na nga po kami kanina. Tapos ay nag-order na rin po ako ng hollow block, siminto, kasi kakailangan po yun dun. Kaso kanina nagparaulan at ang daming tubig po dun sa balon. Kaya bukas maglilimas po sila dun sa balon na yun. Tapos kapag kaunti na yung tubig, saka po sila magsisiminto dun sa ilalim ng balon na gagawing deposito ng CR. Dun po sa nagtatanong kung ilan po ang sukat po ng bahay. Hindi ko pa po sure kung 10 by 20 po yun. Kasi yung karpintero po kanina, yung nakakaalam nun ay yung isa kong karpintero. Hindi po kasi pumasok kanina. Pumasok lang po kanina ay yung dalawang labor. Pero masundin po yung isa as isang labor. Bali dalawa lang po silang pumasok. Kaya yung pinaka ano po na mason, hindi po pasok kasi masakit nga daw po ang ulo. Kaya hindi ko po natanong kung ano po ang sukat po ng bahay. Kasi hindi rin po alam nung aking carpenter na dalawa. At doon naman po sa gastos, kasi may nagtatanong din. Siguro si kuya magpapagawa ng bahay, kaya nagtatanong siya. Inaabot na po siya ng 200,000 po. Yung gastos na po dun. Bukod pa po itong ginagawa CR at lababo. Kasi nabibigay lang nga po ni Ate from Texas ng budget para po sa CR at lababo. Ayun guys. Kasama na po dun yung karpintero sa bayad, pagkain, merienda. Kasama na po yun. Kasi arawan po ang patak. Pero kung halimbawa po pakyawan ang nangyari, mas makakamura po kung pakyawan. Kaso nga lang po, hindi naman po ako pwedeng magpakyawan gawa ng
ay wala pong budget na yung biglaan pong matatapos lahat-lahat po ng bahay. Kaya hindi po pakyaw yung arawan. Arawan lang po ang pwedeng magawa doon sa mga karpintero. At halimbawa, hindi po natapos, wala ng budget. Sa susunod na uli ipapagawa. Kaya arawan lang po ang pwedeng gawin ng karpintero. Nag-aalok nga po sila ng pakyawan kasi doon po mas makakamura-mura. Kasi hindi ka nang bibili ng merienda nila, hindi ka nang bibili ng pagkain nila. Makakamura ka po doon at hindi ka na po mag-iintindi ng mga kakainin nila. Tapos kung magkano po yung presyo nila, yun po yung mabayaran nyo yung pakyawan. Kaso arawan po sila. Pero po guys, dun po sa 200,000 na yun. Kasi ito lang po yun, naumpisan. Pero dati na po meron na po dong kapalibot na hollow blocks. Baka po na, sabihin po natin nasa 50,000. Kasi po na, nawala na po yung aking lista ng makaraan pang yung simulan po yung na palibutan ng hollow blocks. Hindi ko po alam kung magkano po yun ay yung nagastos. Basta ngayon po ay inabot na po ng 200,000 pesos. Lahat-lahat na po yun. Tapos bukod po itong ginagawang CR at lababo. Bukod po yung budget. Kasi sa sliding, bawat ano, ang sliding po ay inaabot na po ng kasi isa 11,000 plus 10,000. Inaabot na po ng 21,000 lahat. Sa bintana lang po yun. Inaabot po ng 21,000. Tatlong bintana sa baba at apat na bintana sa taas. 21,000. Mahigit na pala. Mahigit po 21,000. Kasi una 11,000, sunod 10,080. Yun po yung sa bintana. Ay, sliding pala. Ayan guys, ito lang po ang aking update ngayong araw. Maraming salamat po muli sa patuloy niyo pong pagsubaybay. Ayan, sa lahat ng sponsor po ni Dagay at sa mga tumutulong po para po sa bahay ni Dagay. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sponsor po ni Dagay. At kay ate from Texas, maraming salamat po at nagbigay po ulit po kayo para po mapagpatuloy po ang paggawa dun sa bahay, magawa ng CR at lababo. Kaya maraming maraming salamat po ate from Texas. At syempre sa lahat po ng viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na taga-subaybay po namin ni Daday. At sa Team Kalingap din po, maraming salamat kay Kalingap Crab, kay Kuya Balasandos Matubang, ate The Vlogs, at sa lahat po ng buo ng Team Kalingap. Sa Team Kuos din po, yan, maraming maraming salamat po kay Kuya RP Max Vlog. Ayan, at hanggang ngayon po talaga ay si Sir RP. Ayan, pag nagka-copyright yung aking ano, sinachat ko lang po siya. Kasi naayos po niya. Katulad po nung ano, may naglaba kami sa ilog, may nagpapatugtog po kasi ng video okay doon. Naka-copyright ako. Tapos, dito, yung sabi ko nga po, maka-copyright yung video ko kasi mayroong may birthday dyan sa kapitbahay namin ay may video ko din. Yun, naka-copyright yung aking video. Tapos pinaayos ko na lang kay Sir RP Max Vlog. Hindi nagkamali po yung sinabi ko sa huling ano po, salita na magtatapos na po yung aking upload. Mag-upload ko, copyright nga. Kaya yan guys, ito na muna ang aking upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.